Mancanor! Mancanor! Ang DJ na mas kulubot pa sa Ampalaya, pero madulas pa sa Okra! Mancanor! Easy, easy. Baka mabalian ka, Mancanor, ha? Lakay, ano nangyari sa inyo dyan? Mga idol. Disco ba ito? Ito si Mancanor, ang number one DJ sa buong Metro Philippines. Gusto ko yung background ni Mancanor ngayon. Tingnan mo, Papa Charles. Pero alam mo, papunta na yan sa akin. Papunta na yan. Gusto niya ako. Yung background mo lang, hindi ikaw. Kapag umasa, Mancanor. Sige na, sabihin mo na ako na lang gusto mo. Eh, hindi na. Ako na. Ayan, isa pa. Isa pa. Bala ka dyan. Sige na, bala. Sabayan mo ko. Hindi. Ayaw mo pala. Tampo. Ayoko na. Sure, bilis naman magtampo. Ganyan talaga, Papa Charles. Merong mga LQ yan pag may relasyon kayo. Anong LQ? Oh. Anong yan? LQ. Ano yan? Land Queen. Magandang araw sa inyong lahat, mga idol. Alam isang, mo? Yes. Ang isa lang sa masasabi ko dyan, Mancanor, huwag masyadong mag-assume dahil ang mga Azor family na pinapangunahan ni Daddy Ronnie at saka ni kapatid na Ronald ngayon, umaalma sa mga pinagsasabi mo. Bakit dahil yung si Ronald? Malaki ang katawan niyan. Alam mo ba ako nagturo niyan para mag-gym? Ikaw eh. Ako ang nagturo niya para lumaki ang katawan niya para si Incredible Hulk. Yung katawan lang ang lumaki kay... Lumiit ang... Ano, para maging ano, parang... Ano yun? Ano yung katawang ganon? Yung parang gasul. Hala, no, si Ronaldo parang tanke ganon. Kamukha ni Mancanor. Ay, mine. I miss you, mine. I miss you. Napaka-sexy talaga ng mind ko ngayong araw. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo live dyan sa Facebook. Tingnan nyo ang aking mind. Magpapakita ako pag mag 1 million likes na tayo. Lakaliha. Magpapakita ka nang? Nabato siya doon. Magpapakita ako nang... Ano? Ako. Nang... Hahamunin kita. Magpapakita ako. Basta umabot ng... Ano ipapakita mo? Yung jutsu ko. Ayoko na. Magpapakita ako. Basta umabot tayo ng 1 million likers. Pero ito muna, Main. Ano? Kasi nga, sabi ng Malacanang, wala namang bansa na 100% drug-free. Dahil dito sa druga. Ating kabataan nila, kabataan ng pag-asa ng bayan, ayon kay God, si Rizal. Kung kabataan ng pag-asa ng bayan, ano ang para sa inyo mga matatanda? Ang matatanda ay wala ng pag-asa sa bayan. So wala ka ng pag-asa, di inamin mo lang din, Mancanor. Wala akong pag-asa sa bayan, pero may pag-asa pa wala ako sa'yo. Wala ka rin pag-asa sa akin. Hala ka niya, sige eh. Na, Bayan. Sige na, malapit na yung kasal natin. Inaaway mo pa rin ako. No. Malapit na yung kasal natin. Ay, nako, ayoko sa'yo, Mancanor. Magbasa ka nga ng balita dyan. Ba't magbasa ako ng balita? Kakasal lang nga tayo, di ba? Ako ang best man, ha? Ay, naku, Mancanor. Dalawa sa'yo. Ikaw ang best man at best woman. Utang na loob, Mancanor. Nagtitipid. Hihingin ko na yung kamay mo kay Daddy Joey. Joey, hello sa'yo. Baka masuntok ka ng tatay ko, Mancanor. Kaya nga, hingin ko muna ang kamay niya. Lagyan ko ng gloves. Paano si Mami? Paano si Mami Lee? Si Mami, hingin ko rin ang kamay, Mami. Pero alam mo, masasampal ka ng nanay ko, Mancanor. Ganun ba? Nako, paigtingin pa naman ni Secretary Villar ang mga korupsyon dyan sa DPWH. Daghag pahuway, way Dagkog poson, way hawak. Kayo ha, sa DPWH ha, yung mga kurakos dyan, pag nakita ko yan sila, sa kanila yung mga kurakos. Ba't mo sinasampal yung mukha mo, Mang? Akala ko panching bag mukha sa pala.
kapal yan, hindi. Idol. Dahil siya daw ang ano din, siya din ang nag-advise niya ng mga corrupt. Excuse me, pag nahuli ko yung mga kurakot sa DPWS, gaganyanin ko yan. Kita mo yan? Mabugiro kayo kung gano'n. Alam mo pa yan, si Manny Pacquiao. Ganyan. Baka mangkano, ikaw yung mabugbog dun, hindi ikaw yung mabugbog. Paano ganun ba? Secretary Villar, ikaw na bahala dyan dahil sa'yo naman yan eh. Ayun sa mo yan eh. Hawakan mo lang yung ulo ni Mang Canor, hindi na yan papalag eh. At saka ano din? Pag ikaw ang umawak ng ulo kumain, hindi talaga ako papalag. Ano ba kasing klaseng ulo yan? Ikaw na lang ang hahawak. Hindi na ipasapasa yung ulo na yan. Hindi, ang sabi. Ako na bahala dyan. Okay na, hawakan ko. Nakalimutan niya. Nahawak niya pa ang ulo ni Linugaw. Pero ito, alam mo kasi, upuwa ang DSWD. Kasama daw sa ang mga purpose beneficiaries sa ipaprioridad na bigyan ng COVID-19 vaccine. Bakit hindi ka na lang mauna, Mang Canor? May pera ako. Kaya kong bumili mine. Asan? Meron na akong binili para sa ating Panginoon. Nasaan ang pera? Mauna ka nga. Nasaan ang pera, Mang Canor? Nagtatanong dito si Engineer Ristel Azor. Nasaan? Engineer. Nasaan? Galit ka na. Alam mo, Engineer, hindi ko pwedeng i-broadcast kung nasaan ang pera ko dahil mayaman ako. At saka? Ang totoong mayaman, hindi nagsasabi ng totoo. Yun. Huli ka rin sa bumara. Nagtatanong dito si Mami Marie Azor, nasaan na ang mga kaperahan mo, Mang Canor? Alam nyo, Mami Azor. Mami Azor. Mami, ang bagyong pipito, Mami, nasa West Philippines. Yeah. Mami ka ng mami dyan, baka mas matanda ka pa dun. Saglit, may concern dito si Eruption. Bakit ginagaw mo daw sa kanya yung kanyang kabiyak na si Mary Ann? Anong meron, Mang Canor? Sir, wala akong inagaw sa iyo. Ang sinabi ko lang, ako nagturo sa iyo sa gym para lumaki ang katawan mo. Magpasalamat ka sa akin! Lakao eh. Pero, tapos, bakit Mang Canor kung nag-gym ka, bakit yung chan mo lang yung lumaki? Kasi, yun naman talaga ang target ko, man. Pagod na ako sa pagiging macho. Lakao eh. Pagod na ako, kaya gusto ko, chan na naman ang palakihin ko. O nga pala, Mang Canor, ba't kasi ang chan ang lumalaki, hindi yung... Ay, ano ba yan? At least hindi itlog, at least hindi itlog. At least hindi lumaki ang aking miracle pro. Ang look-alike ni Mr. Bean na si Michael Lasak nag-message dito. Mang Canor! Ano ang masasabi mo sa traffic ng EDSA? Mr. Bean ng Philippines. Siya ba yun, Mr. Bean ng Philippines? Mm. Alam mo, Mr. Bean ng Philippines, traffic talaga ang EDSA. Mm-hmm. Kaya dahil sa inis ko sa EDSA na yan, hindi na ako dumadaan dyan. Wala ka di ha? O di, wala akong kaya traffic. Pala, Mang Canor, hindi ka na dumadaan, kaya ikaw ang dinaanan. Tignan mo yung ilong mo, parang dinaanan ng pasyon. Tama yan. Confirm yan ni Arline Bayot. Para matapos na yung usapan nyo dyan ng kahambugan ni Mang Canor, pautangin nyo na yan, Mama Ay at Papa Churls ng pera. Grabe talaga, signal number 2 sa La Union. Pati sa mga sa Zambales, may party sa Pangasinan. May mga signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Kaya dun sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Tawagan nyo yung mga, kung meron kayong mga pamilya dyan na area, tawagan nyo na, kumustahin nyo. Dahil natamaan sila malamang ng bagyong Pepito. Ikaw ba, Mang Canor, na bagyo ka? Nung dumating ka sa buhay, kumain na bagyo ako. Dahil kasi tsuka mo palang mukha ka ng nabagyo. Ay, talaga ba? Dahil nung dumating ka man, nabagyo ako dahil talagang niyanig mo ang mundo ko. Kaya pala, Mang Canor, ang hangin-hangin mo. Oo naman. Isa kang bagyo sa buhay namin. Mang Canor, alam mo ba na kasing sikat mo na daw talaga ang bandang The Knobs ngayon? Anong kasing sikat? Excuse me. Malayo pa yan sila. Marami pa kayong kakainin kwerdas. Mas sikat ako. So kumain pala si Mang Canor ng kwerdas. Mm. Kaya pala ganyan siya. At saka hindi lang kwerdas yung ginakain yan. Pati gitara. Kaya pala ganyan yung ngipin niya. No? Siguro inangat-ngat niya. Kaya sira-sira yung ngipin. Kasi siya na ganito ang ngipin kumain. Idol ko kasi si Lilo and Stitch. Sino yan? Sino yan?
Ay, ang idol ko walang, kasi yung... Walang TV si kanila. Ang idol ko kasi... Palibasa. Ang idol ko kasi, yung bandang The Knob, si Daddy Dudes. Idol me. Ko. Hindi pero... pa sikat yung bandang yan. Hindi yan sikat. Ako ang sikat. Pero yan. Tignan mo, sabi ni JC Vargas Con. Si Mang na Panor, walang pag-asa kay Mama. Ay, buti pa yung bagyo, may pag-asa. Bakit kaya ganun, Mang Panor? JC Con, ayusin mo yung comment mo, ha? Natutuwa yung mind ko sa'yo. Nagsisilos ako, nagsisilos ako. Ha? Ayusin mo yung, kung ayaw mong wasakin ko rin yung buhay mo, ha? Talaga, ma? Pero, man. Wala, huwag ka magbabanta, Mang Panor. Baka kasi pagagalitan ka ni na Eman, ni na Sky, ni na JR, ni Marco, pakialam ko. Ni USB, ni Mami Nora. Bakit? Sikat ba yung nagbanta sa akin? Pero, Main, ikaw ang sikat ng buhay ko. Alam mo, Main, para hindi kang, dati akong hinahabol ng mga flight stewardess. Pati ang nagtrending na yan, crush ako niyan eh. Yeah? Pero, hindi ko pinansin. Dahil, ikaw lang ang para sa akin. Si Maurice, Maureen? Oh, nakalimutan ko na nga pangalan niya eh. Yung flight attendant yan. Oh. Siguro naliligaw ka ng mga flight attendant natin. Ah, excuse me, Mine. Ano? Excuse me, ako ang nililigawan nila. Dahil palagi akong bumabiyahe, frequent flyer ako eh. Mayaman ako, puro eroplano ang biyahe ko. Mang Panor, bakit may nakakita daw sa'yo na nagbubuhat ka ng LPG at nagde-deliver ka? Kasi yung si Maureen, tinulungan ko lang, naawa ko eh. Sabi ko eh, ma'am, napakasiksik ganda mo. Bakit ka nagbubuhat? Ako ang nagbuhat sa kanya. Sa LPG. Speaking of pagbubuhat, gaano ka totoo ang sinabi ng... Tingnan mo, nagsisilos na. Sabi ni Alvin, Mama ay huwag ka na dyan kay Mang Panor, easy boy yan. Easy boy, pero hindi ako sumasakay ng easy jeep. Pero pag gaano ka totoo ang sinasabi ni The Knobs na si Daddy Dudes na napanood ka daw niya, Mang Panor, na may scandal sa may Muntinlupa na hotel. Hindi pa rin ba tapos yung issue na yan? Tapos, habang ano daw, nasa video daw, nasa likod ka daw ng LPG. Tapos, ay, paray. At the same time, pinagkakaguluhan ka daw dun sa area na yun kasi hindi daw ducks, hindi din socks. Kaya nga juts. Natatakpan ng LPG. Ayang takpan ng LPG. Yan, alam mo na, Mang Panor, ha? Nakahiya. Ayan, ipa, down, okay, doon, dumiretso ka na doon sa 6 feet below. Shibako, ang oras natin, issue na naman ako, 9.57, 1 million yun ang like dahil magbibigay na ako ng bike para sa inyo mga idol. Isa pa. Panor ang magbibigay yes, ma, doon. Down. Sabi ni Hendrix Kaday. Sige, down ka pa, down. Dahil sikat ka na daw. Oh, yan. Okay. Bye. Yung sayaw mo nakakawalang gana. Bakit? Kasi. Mukha ang LPG na umaalog-alog. Mang Panor. Pag ikaw ang sumayaw, lalo akong nagaganahan. Talaga ba? hindi ako sasayaw sa harap mo, Mang Panor. No? Hindi lang ako kumakain ng kwerdas. Bakit? Kumakain pa ako ng strap. Talaga ba? Ay, nako. Strap ng gitara. Pero alam mo, Mama, ay si Mang Panor para siyang LPG. Di ba? Bakit? Ang sarap pa sa bugin. Ay, nako. At pintawanan nila. Magsalig lang. 9.57. Anding oras. Asa na yung pera sinasabi mo? Sabi ni Mags Lino, ghost DJ daw si Mang Panor. DJ? Ghost DJ? Pakita naman. Aba. Bakit? May pangtalinpil ka sa akin, ha? Mayos ka. Ako ang panampirwan dito. 9.58 na. Tapos, nililigawan mo rin to si Balu, dol. 9.58 na talaga. Mga yan idol. Nature speak. Merry Christmas, idol. Merry Christmas. Mula sa